Ngayon ay subukan natin mag-install nitong Xiaomi 360 IP cam 1080p 360 IP cam from Xiaomi. Kaya pag binuksan nyo itong box, makikita nyo meron siyang maliit din na box. Ang laman nito ay yung pinaka-base niya, meron siyang kasamang screw, saka yung tox. Kasama rin dito yung power cord. Ito. Saka ito. Yan yung laman nito, box. Katapos, syempre yung 360 IP camera. So ngayon, gagawa ko ng maiksing video para dun sa mga first time pa lang magse-setup nitong IP cam, eh maging reference nyo kung paano siya i-setup. Okay, so simulan natin. Una, kailangan meron kayong apps ng Mi Home from Xiaomi. Ito. Yung kulay green na parang ulo ng pusa. So, i-download nyo sa App Store o kaya sa Google Play. Google Play. Tama. So, ngayon, pag in-open nyo ito, gagawa kayo ng account. Gawa muna kayo ng account nyo. Then, pag nakagawa na kayo ng account, i-follow nyo lang yung instruction. Pag nakagawa na kayo ng account nyo, magkakaroon kayo ng parang account number. Ayan. So, yan yung pinaka account number nyo pagka mag-a-add kayo ng camera. Okay, so ngayon meron na akong naka-install. I-plug natin yung ano, yung camera. So ito, dito sa likod, katabi ng reset button. Ano to, parang cable ng ano ng Android. Tapos syempre yung ulo. Yan. Isaksak nyo na lang doon malapit sa router para pag nag-connect siya sa Wi-Fi, mabilis. So ngayon, nandito ako sa may... Okay, pagka sinaksak nyo na yung IP cam, makikita nyo yan, mag-o-homing. Yan, check. Tapos nag-blink siya kulay dilaw, yung ilaw. Antayin niyo lang siyang matapos na umikot-ikot. Sinisero set niyo yung ano niya, yung X and Y niya. Yan. Hanggang sa mag-homing siya. Ngayon, tumigil na siya sa pag-ikot. Tapos blinking yung yellow. Nag-aantay na yan ngayon ng pairing dun sa ginawa niyong account ng Xiaomi. Yung sa Mi Home. Okay. So ngayon, buksan nyo yung phone. Yan, magsasalita lang na magsasalita yan. Hanggang sa magsawa yan. Buksan nyo yung ginawa nyo profile. Tapos, punta kayo dun sa ito. Okay, so open nyo lang yung Xiaomi apps, yung Mi Home. Okay. And then makikita nyo yung homepage nya, nandyan yung account number nyo. And then meron dyang add device, saka yung or yung plus sign. So tayo mag-a-add tayo ng device, pwede nyo piliin tong add device na to or yung plus. Okay, so add device. And then lalabas din yung iba't ibang product ng Xiaomi, nandyan yung
camera, power switch, lighting, household security, etc. So, ang gagawin natin, na-prepare natin dito is yung camera. So, select nyo yung camera. Makikita nyo yung iba't ibang klase ng camera. So, yung ini-install natin is Mi Home Security Camera 360. So, ito yun. Nasa unahan. Huwag kayong malilito rin sa mga camera kasi merong ditong mga kaparehas kagaya nyan or nung isang yun. Pero, tignan nyo maigi kung ano yung camera na sineset-up nyo para tama dun sa pipiliin yung icon. So, sa sineset-up natin na 360 IP cam, ito yun. Ngayon yan, lalabas, wait until voice prompt. So ngayon nakikita natin na yung ating IP cam is waiting for pairing, nagbibling siya ng yellow. So ibig sabihin, yun na yung voice prompt na inaantay natin. So i-click nyo lang itong bilog, i-check nyo lang. And then, next. So ngayon, select Wi-Fi password. Select Wi-Fi network. Ayan yung network kung saan nyo ikakabit yung, i-coconnect yung IP cam. Halimbawa, yung sa bahay nyo. Ito yung network name. And then yung password. So, i-key-in nyo lang yung network name. Kung ano yung network name nyo. Ng inyong Wi-Fi. And then yung password. And then next. So, ngayon, bibigyan kayo ng QR code. Unique yan doon sa account nyo. So, each account, meron silang kanya-kanyang QR code. So, ngayon yung i-scan nyo doon sa camera. Kaso, minsan yung mga cellphone, hindi siya ma-scan ng camera. Depende kasi sa phone eh. Kagaya nitong phone ko, medyo maliit yung screen niya. Nahirapan akong i-scan yung QR code dun sa camera. Kaya ang ginawa ko, in-screenshot ko tong QR code and then dinownload ko dun sa computer. Kung wala namang computer, pwede nyo siyang i-screenshot din and then send nyo nila sa printer kung meron kayong printer sa bawa, meron kayong kapitbahay na nagpiprint ng ano, ng may printing shop or computer shop, ipaprint nyo yung QR code kung wala kayong computer sa bahay. Dali nyo na lang yung cellphone nyo dun sa shop. Pero kung meron naman kayong computer at hindi mabasa dun sa phone nyo dahil kagaya nun sa akin na to, may limitation siya. Yung parang depende kasi dun sa glass nung phone. Meron naman mga cellphone na malalaki yung screen. Ayun, wala siyang nagiging problema. Pero dito sa akin, nagkakaproblema siya pag ini-scan. So, ang ginawa ko, dinownload ko siya rito sa computer. Ayan. Dinownload ko siya. And then, ang gagawin natin, habang nag-voice prompt itong IP cam, papa-scan natin sa kanya yung QR code. Mga 15 cm yung distance niya mula dun sa QR code. So, ito, ganito. Papabasa mo sa kanya. Tatapat mo lang yung camera. Ito. Yan, yung pinaka-mata niya. Dun sa QR code para basahin niya. Yun. So, yung ilaw niya nag-turn from yellow, naging blue. Na blinking. Ayan. So sinasabi niya diyan, ilapit mo yung device itong camera dito sa router. And then makikita mo dun sa phone, nag-aantay siya ng command sa iyo. Nakalagay diyan, if you hear QR code scan successfully, tap next. So pipindutin mo yung check mo yung circle. And then next. So ngayon, nagko-connect na siya. Connecting. Okay.
Wait lang natin mag-connect, and then pag nag-connect na siya, so, ayan na yan. So, ngayon, pag nag-connect na yung IP cam sa Wi-Fi, tatanungin ka niya dun sa room name kung anong gusto may pangalan sa kanya. Kagaya ko, ang ginawa ko rito ang pangalan is kitchen camera, and then room, sa room settings nilagay ko dun sa room name is kitchen, and then save. So, pag na-setup nyo na yan, makikita nyo dun sa homepage. Ito sa home. Yan, ito yung bagong setup na camera, kitchen camera. So, pwede nyo na siyang i-view. So, ayan, meron, nandito yung control niya, left, right, up, down. So, pwede mo na siyang i-view. 360. Ayan. Pwede ka rin tumawag kung halimbawa may gusto kang kausapin doon sa, halimbawa may magnanakaw, gusto mong gulatin lang. Yan, pindutin mo lang itong, yan, ipipeedback. Pindutin mo lang itong call, pwede ka na magsalita. Hoy, malis ka dyan. Oh, yan. Pwede rin kayo mag-usap dyan, pag nandun siya sa kusina, halimbawa, may tao sa kusina, gusto mong kausapin, pwede kayo mag-communicate. Maririnig mo siya, maririnig ka rin niya, pwede kayo mag-usap. Tapos, meron din siyang option kung gusto niya lagyan ng memory card para ma-playback niyo yung mga na-record for the past days. Yan. So, ngayon, ito yung camera. Dito nakalagay yung memory card. Ayun. Ang memory card. Nasa yung nakalagay. Ayan, o. Yung memory card slot nandito. So, diyan mo siya lalagyan ng memory card. Pag meron siya memory card, magre-record siya, depende sa setting mo. Halimbawa, gusto mo, magka-capture lang siya ng setting tuwing gabi, magdamag. Doon sa dinownload mo na apps, yung Mi Home, meron doon setting. Gusto mo siyang magre-record lang siya ng umaga or from 12 midnight to 6 a.m. or 6 a.m. to 12 midnight, pwede mo siyang set up doon. So, yun. Explore nyo na lang yung ano, yung apps. Marami kayong makikita doon. Pwede mo siyang explore. Makikita nyo doon kung paano siya maglagay ng motion detection para kung halimbawang natutulog kayo at meron siyang ma-detect, magre-record siya, kaka-capture niya yung image, yung kaka-capture niya yung video. O, yun lang. Sige, good night. Alas 12 na rito. Masaya na kayo, kita natin mag-edit. Okay na yan, ha? Basta pag may tanong kayo, di text-text na lang. Okay, bye-bye.